Meron pong nakalagay na verse sa Bible na pinalapat o pinalalapad ang impyerno. Okay, meron po ngayong bagong pag-aaral tungkol sa lava. Alam po ba ninyo ang lava? Ito po yung mga ibinubuga ng vulkan, just like in the case of Mount Pinatubo, erupted June 15, 1991. Nailubog nito ang ilang lugar, Dine sa may bandang Pampanga, malapit din dito sa atin sa Maynila, during that time. Marami mga ashes, mga ash falls coming from Pampanga. Pumunta rito sa Maynila. Would you believe that? Alam po ba ninyo na napakainit ng ibinubuga ng bulkan? Napakainit. Grabe. Okay. At naisip po ba ninyo ang mga scientists? Sinasabi lang nila, merong apoy sa ilalim ng bulkan at ito ay pag sobrang tagal na yung kumbaga parang kumukulo na, ito ay sumasabog. Di po ba? Ngayon nagbubuga ito ng lava, nagbubuga ng ashes, kung saan-saan napupunta, especially sa mga karatig na places nito. At meron tayong napag-aralan ng mga nakaraan. Sabi ko po, may tatlong uri ng impyerno. Meron tayong Hades, Tartarus, at yung Gehenna. Isa-isahin nating mabuti. Ang mahalaga, makinig po tayong mabuti. Para doon sa mga kokontra, I will suggest na itong video, i-play na lang po ninyo ulit. Sapagkat hindi ko po ugali yung nagpapaliwanag dito, sapagkat sometimes in doing so, meron naman talagang sarado na yung isip and masasayang lang yung pagta-type ko. Ito nga po eh, pinagaan na ng Panginoon. May video na nga po, i-play na lang po ninyo ulit. And I'm praying that the Lord Himself will touch your hearts na maniwala dito sa mensahe ng video na ito. Okay. So, meron pong tatlong uri ng impyerno. Ito ang Hades. Okay? Tapos, susunod dito yung Tartarus. Mga devils and demons, nandidiyan yung iba. Mga nagrebelde sa Diyos. Diba? Sumama kay Lucifer na later on naging Satan. Tapos, merong, eto na po, Gehenna. Yes, Gehenna, isang futuristic na tatapunan ng maraming tao. Yes, on a literal basis, so sad, yes. Pero ngayon, wala pang tao sa Gehenna. Pinag-aralan na po natin ito sa mga nagdaang videos natin, vlogs. Ngayon, may gusto po akong sabihin sa inyo regarding Hades. I think I already did some video. I already made a video regarding this last year. Pero pinaliwanag ko lang po siya ng dire-diretso. Parang I think isang topic siya tapos biglang sumingit lang yon. So, hindi po ako nakapagbigay ng mga kaukulang verses o mga talata sa inyo. But this time, I would like to make a vlog. Na yan lang ang topic. Ito po. Again, 3. Pakisulat po kung meron kayong mga ballpen. O kaya i-type niyo sa mga cellphones niyo, i-save na lang po ninyo sa mga memories, no? Ito po yung tatlong uri ng impyerno. Hades, Tartarus, at Gehenna. Okay, I hope nakuha po nating mabuti, no? Pumunta po tayo sa Hades. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Maraming nag-comment noon dito na dala ng hindi nila maunawaan. Actually, yung iba upset, nagagalit. Sabi ko, ba't sila magagalit eh? Mas maganda pag-aralang mabuti, hindi ba? Okay, Hades. Ang Panginoong Hesukristo po, nung siya ay namatay sa cross, nagtataka ba kayo saan siya pumunta? May pinuntahan si Jesus. Okay. Siya po ay pumunta sa prison na tinatawag. O yan, prison ang binanggit ng NLT. Bago po ako mag-record kanina, naghahanap ako dito sa apps ko. Meron akong U-version na Bible dito sa cellphone. At
talagang maganda yung U version sapagkat lahat ng mga versions nandito na. Napili ko ang NLT sapagkat nare-represent talaga nito yung diwa ng gustong sabihin ng talata. Okay. 1 Peter chapter 3 verses 19 and 20. Would you take down please? Take this down please, no? Pakisulat. 1 Peter chapter 3 verses 19 to 20. So he went and preached to the spirits in prison, those who disobeyed God long ago when God waited patiently while Noah was building his boat. Only 8 people were saved from the drowning in that terrible flood. Hindi naman natin topic dito yung flood ni Noah. Pero makikita po natin yung diwa nito even doon sa mga unsaved people. Alam niyo yung mga disobedient, those who are laughing while Noah was building the ark. In fact, 100 years po niyang ginawa yung ark na yon. Nagbigay ang Diyos ng tsansa sa mga tao na magsisi. Pero tinatawanan, tinutuya, binubuli nila si Noah. Ito po yung mga taong yun na namatay sa flood. Sila po yon. Pinuntahan po sila ni Jesus. Makinig pong mabuti. Okay. Ganito po ngayon yan. Ito na po tayo. Sana makinig pong mabuti kasi yung iba kung ano nang sinasabi sa akin, even kung magbasa ka ng Biblia, may mga panganong-ganong sila. Okay, now may talata tayong binasa ko, ano? Makinig pong mabuti. Nung Old Testament times, ang pinupuntahan ng mga saved at mga unsaved ay halos magkadikit lang or magkalapit lang. Makikita po natin doon sa parabola o parable ni Jesus kay Lazarus at doon sa mayaman. Hindi ba halos they can talk to each other? No? Ayan nung araw eh. Pero alam po ba ninyo, again, uulitin ko, ang pinupuntahan ng kaluluwa ng mga unsaved at mga saved during that time ay halos magkalapit lang. Nandoon sila sa tinatawag na pit. O yan. Pit. Pit yun. Maski yung mga saved, nasa pit. Actually, nasa Hades din po dati. Yung mga, ito na po, nasa Hades din po dati yung mga saved. Kung di ako nagkakamali, ganun po. Halos pwede rin isalin ng Sheol. Natatandaan niyo, may Sheol, may Hades, nasalin. Kasi halos magkalapit lang po yung pinupuntahan ng mga saved at saka unsaved. Ngayon, ito po yung pinaka-heart of the matter. I hope makuha kong mapaliwanag mabuti. Nang mamatay ang Panginoong Hesukristo, nangaral siya doon sa mga unsaved. Ito po, binasa natin. 1 Peter chapter 3, verse 19. Amen. And then, syempre, namatay na po siya rito. Nangaral siya. At yung mga saved, anong ginawa niya? Like Moses. Si Moses, hindi natin alam kung namatay. Hindi. Si David, ganun lang natin para sigurado. Samson. Jeremiah. Lahat ng mga prophets of old that were very popular sa times natin ngayon. Lahat ng mga yan, pinuntahan ni Jesus at sinabi niya, tara na po. Malaya na kayo dito sa Hades. Pero yung Hades na yan, magandang place din dati yan. Kaya lang, malapit nga lang po sila doon sa pinuntahan ng mga unsaved. So ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, dinala niya sila ngayon sa third heaven. Ayun na po. Nangyari po yan nung namatay siya sa krus. Hindi ba sabi ko po, nung namatay si Jesus sa krus, nabuksan ng langit. Amen. At sa pagbubukas ng langit na yan, dinala ni Jesus Christ lahat ng mga unsaved people. Ay sorry, lahat ng mga saved na people. Lahat ng mga saved ah. Nalilito lang ako. Lahat ng mga saved. Lahat ng mga ligtas na nakalagay doon sa pit na yon. Pero maganda naman place yon, I believe. Iniakyat niya sa third heaven. Meron pa siyang kasama na iniakyat sa third heaven, yung magnanakaw na namatay, nakatabi niya. Pangalanan natin itong Dimas. Okay, para walang kalituhan, ano? Ayan ang mga nangyari. So, napunta na sila sa third heaven. Ngayon, ano po ang nangyari ngayon din eh sa pinanggalingan nitong mga, ano? Nitong mga saved na
Old Testament people, kinonvert ngayon niya ng Diyos, pinalaki niya, pinalawak niya para maging lugar ng parusahan na Hades ang tawag. Kaya yung mga namamatay na unbelievers ngayon, diyan napupunta. See? Dumadami ang napupunta sa Hades. Kaya pinalawak. Pinalawak ang impyerno. Nasa Biblia. Itatapik ko po yan sa inyo sa mga susunod na araw. Pinalawak ang impyerno sapagkat marami ang nagre-reject sa gospel ni Lord Jesus Christ. Oo, di ba? Ngayon, yun na. So, I hope nakuha na po natin mabuti. And I hope din po na ipapaliwanag ko siyang mabuti. Okay? So, malawak na po ngayon yung puntahan. No? Balik po tayo sa pag-aaral ngayon dito. Alam po ba ninyo, yung lava sa ilalim ng lupa, may mga theologians na naniniwala. Kasi uulitin ko po, yung mga scientists, sinasabi nila, may apoy sa ilalim. Pero hindi rin nila galong mapaliwanag sa kailaliman noon. Paano nagkaroon ng apoy doon? At meron pong isang pangyayari minsan, 1940s, uso na rin po ang tape recorder noon, kung di ako nagkakamali. Kaya lang, ang mga tape recorder noon, yung malalaki, ne? Malalaking tape recorder. So, isang araw daw, meron nag-excavate, yung parang excavate man tawag doon, yung parang naghuhukay ng mga bato-bato. And then may narinig sila, parang mga nag-uungulang mga tao sa ilalim. Until, sabi niya, kanon tama, meron akong tape recorder dito. Maingay po yung aso. Meron akong tape recorder dito. Ang ginawa nila, inihulog nila yung mic para makuha nila yung sound. Talagang nakakatakot po at makikita niyo po sa YouTube yan. Nandoon po yung mga ungulan ng mga tao sa ilalim ng lupa. Kaya yung theory ng maraming theologians, including me, naniniwala po ko, ang impyerno nasa ilalim, sa kailaliman ng lupa. Maniwala po kayo sa akin. At ang nangyari po lately, mga scientists po ang nagsasabi, parang pag nag-uumpugan na rin yung mga bato sa ilalim, nakikita nila parang nagkakaroon ng expansion yung isang maapoy na lugar sa ilalim. Ayan po yung sinabi ko kanina, nasa Bible yan, pinalalawak ng Diyos ang impyerno dahil marami ang nagre-reject sa gospel ni Jesus. At pinaniniwalaan po ng mga theologians, yung ini-expand na yon ay yun ang Gehenna. Yan ang pagtatapunan sa mga kaluluwa na nagre-reject sa gospel ni Lord Jesus Christ. Ayun. So, lahat po ng yan, nasa Bible. Nakakatuwa po, makinig po kayong mabuti, napaka-importante nito. Sa makabagong mga invention natin ngayon, nagmamatch po sa sinasabi ng Biblia. Ako ay nangingilabot habang ginagawa ko ang video nito. Ako ay nangingilabot. Kaya kung magko-comment din lang kayo ng walang katuturan, huwag na lang po kayong mag-comment. Sana gandahan na lang ninyo yung comment nyo. Kasi isa po itong totoong bagay. Hindi po ito made up. Nadidiscover na po ng mga scientists tulad nung naniniwala dati, flat ang mundo. Pero bilog pala ang mundo. Sinabi ng Bible, di ba? At sa balantok na ito, ito ay aking isinabit. Sinabit ko sa balantok ang mundo. Ibig sabihin, bilog ang mundo. Isinabit mong bilog, balantok eh. So, totoo po ang sinasabi ng Biblia. Yung mga gamit natin ng mga makabago ngayon, ang nagpapatunay nga mismo na totoo ang banal na aklat, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Kaya, nagtataka yung ibang mga scientist, bakit sa ilalim may apoy, maapoy daw, at ang naniniwala yung mga scientist, sabi niyang gano'n, at sa ilalim niyan, naniniwala tayo na hindi natin pwedeng silipin kasi napakalawak ng apoy na yan. Maapoy, mainit talaga. Yun yung Gehenna, sabi ng mga theologians. And I agree with them. Pinalalawak ng Diyos ang bunga nga. Yan ang eksaktong term na ginamit ng Biblia. Pinalalawak niya ang bunga nga ng impyerno. Yeah? Ngayon, ang nangyari ngayon,
So, pag namamatay ngayon ang mga believers, diretso po ang mga believers, ang mga born-again Christians sa third heaven. Wala na po yung pupunta ka ng Hades and all that. Kaya nagkaroon ng kalituhan. Okay, punta po tayo ngayon sa mga... Ano ang nasa Hades? Yung mga nasa Hades po ngayon, ito yung mga namamatay ngayon na unsaved. Yung mga hindi born-again Christians. Yung mga hindi tumanggap sa gospel at ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Sabi ng Bible sa Hebrews, pag namatay ang tao, agad-agad ang paghuhukom. Judgment. Amen? Didire-diretso na po siya doon sa Hades. Bakit siya dadalhin muna sa Hades? Sa Hades siya maghihintay ng araw ng paghuhukom. Yan ang sabi ng Biblia. Tartarus, ano yon? Sinabi ko na kanina, nandyan yung mga fallen angels. Those angels na nakirebelde kay Satanas. Okay, Gehenna, ito po. Naniniwala po maraming, ang maraming theologians, yan ang Gehenna. Yung pinalalagyan ng mga lava pag pumuputok ang vulkan. Napakainit niyan. Na-imagine niyo po yan. Alam niyo po ba, bago itapon sa impyerno, ang mga unsaved souls, yung mga unbelievers, bubuhayin po sila, magkakaroon sila ng katawan na parang buhay na buhay at itatapon sila doon. At sabi ng Bible, at sila'y pahihirapan doon magpasawalang, walang hanggan, walang katapusang pahirap. 24 hours, wala na pong ano yun, dire-diretso po yun, for all eternity. Merong kang laman, merong kang, yeah. Because of not saying yes to Jesus. Simple lang naman. Tanggapin mo si Jesus as Lord and Savior mo. Kung ayaw mong mapunta roon sa ilalim ng bulkan, yun na lang term natin, no? Oh. Gusto mo ba tanggapin si Jesus para hindi ka mapunta roon sa impyerno, sa Gehenna? Kung ang sagot mo naman ay ibig mo nga, let me lead you into a prayer na naniniwala ako na magiging life-changing para sa'yo. Isang prayer na ipagpapasalamat mo at dinasal mo. Isang prayer na magdadala sa'yo sa piling ni Jesucristo. Lord Jesus, I know that I am a sinner. I know that I need a Savior. Lord Jesus, kailangan ko po kayo. Iligtas mo po ako sa apoy ng impyerno. Tinatanggap ko po kayo bilang Lord and Savior. Naniniwala po ko na matay kayo sa cross para sa akin. At binayaran mo lahat ng kasalanan ko past, present, and future. Lord Jesus, be the driver and the pilot of my life from now on. I-lead mo ko sa lugar na nais mong pagdalahan sa akin. Mula ngayon, from all eternity. And Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. And God the Father, thank you for loving me and embracing me now that I can call you Abba Father, my daddy, my father. Lord Jesus, thank you po. In Jesus' mighty name, I am saved forever. At hindi na mawawala ang aking kaligtasan. Amen at amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading God's word and share the wonderful love of the Lord Jesus Christ. You can avoid hell if you want to. Just receive Jesus. Believe in His finished work on the cross. And the Bible clearly states that you will never, ever go to hell. And the Bible clearly states also in John chapter 10 that we are being held right now by the Father and the Son with the loving care of the Holy Spirit. Hindi niya na tayo pakakawalan. I suggest you listen to the song In Your Hands by Hillsong. Yang kantang yan na nagpapatunay ng ating eternal security. Lagi nating tatandaan, Jesus is for us. At sinabi ng Biblia, if Jesus is for us, who can be against us? Wala na. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus Christ. Sapagkat sabi ng Biblia, bago pa natin siya inibig, siya na nga po nga ang unang umibig sa atin at nag-alay ng kaniyang buhay para sa atin. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Wala siyang gustong mapahamak ni isang tao man.
iniwan niya ang langit, naging tao na matay sa cross. Pinagkaloob niya ang pag-ibig mula sa langit tungo sa ating mga puso. From heaven straight to our hearts. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share Jesus. Napakahalaga po ng video na ito. It's a matter of life and death. So I expect you to share this video. Parang concern mo na rin sa mga tao na alam mo wala pang pagkakilala sa Panginoong Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.